Ang isang diwata ay pinakasikat na kilala sa modernong panahon bilang isang espiritu ng kalikasan o isang engkanto na madalas ay tagapangasiwa sa isang bundok o bahagi ng lupa. Sa sinaunang kulturang Pilipino, ang diwata o anito ay ang nangingibabaw na konsepto sa iba't ibang relihiyon sa buong kapuluan. Ang konsepto ng anito ay prominente sa Luzon, habang nanaig ang diwata sa Visayas at Mindanao, ngunit kaya ba nating patunayan na may totoong diwata o fairy? Sa videong ito ay ating alamin ang buong katotohanan. Siya ba ay isang tunay na diwata? Kinumpirma ito ng X-ray at DNA sa pagsubok na ito ay hindi isang Earth species. Ang mga iskolar ay nagsagawa ng ilang mga pagsubok tungkol dito kakaiba, parang goblin na halimaw, at ang Metepec hybrid ay nagbunga rin ng nakakaintriga na pag-aaral. Ito na buo ang nakalilitong pagkakasunod-sunod ng DNA ng organismo ng limang molekular na nilalang mula sa iba't ibang bahagi ng globo. Ang data ay nagpapakita na parehong mitochondrial DNA at nuclear DNA nito na iiba sa anumang iba pang mga species na kasalukuyang kilala. Wala sa alinman sa mga ito ang tama. Paminsan-minsan, lumilitaw na ang aktual na mundo ay mas estranghero kaysa sa fiction. Nakatagpo ni Richard Shaw si Ginoong Jame Maussan, isa sa pinakakilalang Hispanic American UFO researchers, habang naglalakbay sa Mexico kasama ang Lamar Zuli. Ipinakita ni Ginoong Maussan sa kanilang dalawa ang isang hindi kapanipaniwalang nilalang, kakaibang kahawig ng isang diwata mula sa mitolohiya, sa sandaling nagkakilala sila. Sinabi ni Shaw at Marzulli na sila ay naghihintay ng taon upang ibahagi ang kanilang mga natuklasan sa iba pang bahagi ng mundo. Libo-libong tao ang umaasa na sa nalalapit na episode ng Watchers 10, sa wakas makapaglahad ng mga kawili-wiling natuklasan sa pag-aaral o itong aktual na halimaw at makakaapekto ito sa kasaysayan magpakailanman. Sa madaling sabi, para maniwala na may halimaw na ito, ikaw ay dapat makita ito ng iyong sariling mga mata kahit na maraming ngayon ang naniniwala na ito ay isa pang panluloko sa internet, ngunit batay sa X-ray scan at DNA test ay nagpapatunay sa aming mga hinala. Ang kakilakilabot na katotohanan tungkol sa kakaibang misteryo ng halimaw na ito ay hango sa kwentong bayan. Si Ricardo Rangel, PhD, ay isang siyentipiko na nag-aral ng DNA ng misteryosong species na ito at ang Metepec hybrid. Sinabi niya na ang DNA sequence nito ay pinag-aralan ng limang molecular biology mga laboratorio sa iba't ibang bahagi ng mundo at lahat sila ay dumating sa parehong resulta. Nakakagulat at malawak na magagamit na data ay nagpapakita na ang DNA nito ay 78.5% na maihahambing sa mga tao. Sinabi ni Ricardo Rangel, ang mga binti at paa ng mga hayop ng Metepec ay pinakanakikilalang mga tampok. Ang misteryosong ito ang mga species, sa kabilang banda, ay may kakaibang katangian, may mga pakpak. Malinaw nating mapagmasdan ang istruktura ng kalansay nito kapag natanggap namin ang X-ray na larawan nito. Ito ay hindi isang biro sa anumang paraan. Hindi ito nilikha gamit ang isang template. Para sa imbestigasyon, nakuha namin ang mga sample ng tissue mula sa nilalang na ito at isinumit sa isang DNA molecular laboratorio. Sinubukang nilang isequence ang DNA nito, ngunit hindi nagtagumpay. Maaari itong isama sa mga mamal o ibang species. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapakita na hindi nito mitochondrial DNA
o kaya ang nuclear D na nito ay katugma sa anumang iba pang mga species na kasalukuyang kilala sa planeta. Kaya ang diwata o fairy ay totoo ba? Depende pa rin sa inyong paniniwala.